Further ado, let's all welcome our resource person for this evening, Classic's very own advisor, CHC Agritech Advisor, noon na poultry and livestock, and overall na rin, hindi lang poultry and livestock, ayun, activator ang pag-uusapan natin dito ngayon, lahat-lahat na po yan. Let's all welcome Sir Edwin Espiloy! Hello po, magandang araw po sa lahat ng tao na nakikinig. I'm sure marami na ng mga taga-ibang bansa na nandito. Sir John, hindi lang tayo Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang panig ng mundo na. Okay? Yes, sir. All over. So, yun po. Sabi ni Sir John na mahirap ngayon dahil basically dahil umuulan. Ayan, nagkakamero ng mga problema ng ating mga may-ari ng farms, may-ari ng mga processing plants, may-ari lahat ng ng mga merong organic matter, lahat po yan ay nagkakamero ngayon ng problema at hindi nila alam kung paano ba talaga ang gagawin. So, yan ang sasagutin natin ngayong araw na to. Okay, sige sir. At umpisa na natin. Ang atin okay. Pong tatalakayin sa araw na ito ay tungkol po sa pag-control ng foul odor, ammonia, kasama na rin ang ating mga langaw. Okay? Animal farms, abattoirs ay mga slaughterhouses 'yan, processing plants at sa gamit ang ating CHC Agritech Activator. Okay? So, yan po ang ating topic. So, introduction. Yung foul odor o yung bantot na nanggagaling po doon sa ating nabanggit kanina sa ating title ay hanggang ngayon, okay? It remains to be a major concern sa kanilang mga doon sa may mga-ari nito, ganun din sa mga operators. Okay? Akala natin na perfect na nila pero hindi. Problema pa rin nila 'yan. And mamaya alamin natin kung bakit pirmi ng nilang problema 'yan. Okay? And then much were done. Marami nang ginagawa sila in eliminating or neutralizing the sources of malodor, but to some degree of success lang ang nakukuha na nila. But not to mention, okay, hindi nila napaperfect, and not to mention yung high cost involved dun sa pag-control nila nung amoy pa lang. Okay? So, today, yan po ang pag-uusapan natin. At I hope makatulong sa inyo. I hope itong session na to ay maging gabay. Okay? Sa lahat ng gustong humawak o mag-push or gumamit ng ating CHC Agritech Activator. Okay? But before that, pakisulat lang po yung ating hashtag no to foul odor with CHC Agritech. Okay? At paki-like, share, at ganun din. Makikilalo na yung mga bagong yung bago nating mga kasama dyan, pwede mapaki-subscribe na po lang po dito sa ating channel para magka-meron po kung meron pong mga bagong lalabas na mga topics, videos ay ma-update po kayo. Okay? So, problem. Yan po ang pag-uusapan natin. Ano ba ang problema natin, kuya? Okay? What causes foul odor and how do we effectively control it? Okay? So, yan lang yung ating isosolve ngayong araw na to. Okay? Ang objectives natin o layunin ng ating pag-aaral ngayon is to explain. Okay? Paliwanag natin how foul odor is produced. Okay? Napakahalaga niyan. Dahil kung alam natin kung paano nangyayari o nabubuo yung isang foul odor, alam rin natin kung paano i-control. Okay? To show the importance of controlling foul odor,
to provide different methods of controlling foul odor and to introduce the best and economical method and technique of controlling the foul odor. Okay, so why do we need to control foul odor? Well, very obvious. It's ano, health and well-being na issue sa tao o kaya dun sa ating mga empleyado. No? Kung meron tayong farms, imaginein mo, napakabantot ng farm, ang hirap huminga, and yung iba, minsan nagkakameron ng kung ano-anong allergies, hika, okay? So, ganun din sa animals. Okay? Kung mataas, let's say, yung ammonia, affected din yung animals. And number three, yung compliance po natin with the community and LGU policies. Of course, yung ating mga LGU dyan, yung ating barangay, yung ating city or yung ating munisipyo, meron silang ano dyan, meron silang special na mga polisiya na nagbabawal o nagkakameron ng ano, ng mga alituntunin pagdating sa mga mababantot na pangamoy, lalo na sa mga farms. So, kailangan mag-comply po tayo dun. Likewise, yung ating environmental and social issues, which is basically ang scope nito is the national level, meron tayong sinusunod, DENR at saka yung LLDA kung malapit tayo sa ano, sa Laguna Lake. And yung number five, social moral obligation, of course, kung ikaw yung may sariling farm or may pag-aari ng farm, it's your obligation and responsibility para hindi mangamoy yung inyong farm. Okay? And of course, why do we need control? Yung foul odor, syempre. Okay? Number six, yung corporate image. Lalong-lalo na kung halimbawa, ikaw yung kilalang kumpanya sa Pilipinas, isa kang conglomerate, nakakahiya na doon nang gagaling yung baho doon sa iyong farm. At ito ay nakaka-apekto doon sa inyong business reputation. Okay? So, pag-usapan natin, unang-una is yung formation ng odorous compounds. Yung foul odor, paano ba nabubuo? Okay? Napakahalaga nito kasi kung alam natin tong, kung paano nabubuo, alam din natin kung paano natin i-control. Okay? So, number... Yung una is decay or decomposition ng organic material. Diyan po magsisimula lahat. Decay of organic material. Pag sinabing organic, ito yung mga nabubulok. Kasi kung halimbawa plastic yan o isang stainless or isang metal, nagde-decay din ng metal pero hindi ganun kabantot. Okay? So basically, this the things na sinasabi natin dito are organic materials. Okay? And then, ang sunod na stage ng formation ng odorous compounds is uncontrolled anaerobic decomposition. Anong ibig sabihin? Halimbawa, nagtapon kayo dyan, iniwan nyo lang, okay? Dahil walang oxygen, hindi nagkakameron ng circulation ng oxygen, yun yung tinatawag na anaerobic decomposition. And from anaerobic decomposition, mostly, dyan nang gagaling po yung ating problema ng production ng mga ano, ng mga odorous gases. Okay? So, ganun po yung formation or production ng odorous compounds. Ngayon, paano naman ito na-detect? Paano naaamoy ng tao? Okay? Paano naaamoy? Naaamoy, una, of course, yung production ng odorous gases, yun yung nandun sa taas. Okay, nangyari na, nagkameron na ng production. Sunod, magre-release yan sa atmosphere. Okay? So, imagine niyo yung utot. Yun lang yung pwede ko siguro i-compare dyan. Halimbawa, ikaw ay nautot, nagkameron ng formation sa tiyan. Okay? Pagkatapos, pag nagkameron ng formation sa tiyan, pag napautot, nagre-release sa atmosphere. Okay? Pero, halimbawa, ikaw, ikaw ay halimbawa 10 metro o 5 metro magmula dun sa nag-umutot.
kailangan meron niyang transport. Okay? O kumbaga may hangin, kailangan humangin eh, 'di ba? So, after pag humangin, dun mo pa lang maaamoy. Okay? So ganun po yung ano, yung stages or yung ano, yung paano mag-produce naman or ma-detect naman ng tao yung odor detection, or yung para ma-amoy yung na-produce na odor. Okay? So bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi once na alam mo yung stage 1, stage 2, stage 3, okay? Any one of those stages, yan ang ma-diminish mo o ma-inhibit mo o mapigilan mo. Let's say, mapigilan mo yung release sa atmosphere, malaki ang ma-diminish dun sa odor. Okay? Let's say, ang ma-diminish mo naman ay yung transport lang. Hindi siya humangin. Ma-diminish din yung odor or any of the composition or all. Okay? Or combination pala. Okay? So, napakahalaga na alam mo yan. And you can control that. Yung odor detection or yung bad odor, makokontrol mo yan by what? By identifying kung saan mo pwedeng ayusin yung dun sa stages. And if you inhibit one of those or combination of those three, mai-inhibit nyo yung odor detection. Okay? So next, dito naman, hindi ko na masyadong i-discuss to dahil medyo ano, masyadong complicated. But ang gusto ko lang makita nyo dito is yung effects. Okay, yung effects ng gases na napoproduce, okay, sa tao or sa environment. Katulad nito, ammonia, okay? Sharp and pungent. Medyo ano to, masakit sa mata at saka ang sakit sa ilong, okay? So ang ano niya, ang effect na nakukuha nito ng ammonia is irritation to the eyes and nose. Okay? Nakikita niyo yung effects dito sa banda rito, irritation to the eyes and nose. Anong ibig sabihin ng asphyxiating at high levels? Ibig sabihin nakaka-suffocate. Nasusuffocate ka, nakasasakal ka, parang ganoon ang ano, ang feeling niyan. Okay? So yan yung effect ng ammonia, lalo na pag mataas na mataas yung level. Usually, it's the level sa farm, it would be about 23%. 15, 20, yan, medyo napakasakit na sa mata niyan. Okay? Hydrogen sulfide naman, yan yung amoy bulok na itlog. Okay? Mabantot din yan. And ang nagiging effect niyan sa tao is it causes what? Yung headache, masakit sa ulo, nakakahilo, okay, nausea, unconsciousness, pag lalo na pag masyadong mataas, pwede kang himatayin at sometimes would lead to death, kamatayan. Okay? Methane naman, ito yung ginagamit natin sa ating mga kalan. Ito yung gas na nagagamit natin sa LPG, kahawig ng LPG. Okay? So, ang effect naman niya is headache, ganun din, sakit sa ulo, para kang sinasakal, at ano, sumasabog po to in 5% to 15% mixture of methane with air. Okay? Nasabog na po siya. Okay? Nagko-cause ng explosion, especially pag merong mga static electricity or mga sparks, nasabog po yan. Okay? Carbon dioxide, drowsiness, nakakahilo. Okay, yung carbon dioxide, pag yung halimbawa, actually, ang tao meron yan. Yung halimbawa, nandun ka sa, ano mo lang, nasa kwarto ka lang, hindi, ikaw lang yun nandun, yung maraming tao pala. Parang halimbawa, sa isang pagpupulong, ang daming tao, parang nahihilo ka o na parang gusto mong, parang inaantok, okay? Drowsiness, headache, asphyxiating, can be asphyxiating or suffocating. Yan po yung nagagawa ng carbon dioxide. Okay? So, yan lang po ang ilan sa mga effects ng mga gases. Ito naman po, hindi nyo naman kailangan anuhin, i-memorize. Ang sinasabi lang naman dyan, kalimitan nang gagaling sa tatlong bases or tatlong chemical groups yung ating mga
bad odor. Okay, usually it's sulfur based or yung sulfur group. Yan po yung hydrogen sulfide, yung amoy bulok na itlog na kalimitan pag pumunta ka malapit sa imburna, lalo na yung sarado, na amoy mo parang amoy bulok na itlog. Okay? Okay, yan yung mga groups ng chemical groups. It's either sulfur based, nitrogen based, katulad ng cadaverin, yung na amoy bangkay. Okay? Okay, rotting meat, meron ding ammonia. Ammonia is a what? A nitrogen-based compound. Okay? And yung other compound. So basically, tatlong grupo yan. Okay? Next is yung common sources of foul odor. Okay? San ba, ano ba yung mga pinanggagalingan yan? Yung foul odor na yan, Edwin. Basically, pagdating sa mga farms, sa mga slaughterhouses, sa mga tawag nito feed mills, okay? Hatcheries. Ang common sources are, lalo na sa farm, spoiled feeds, yung nabubulok na feeds. Sa farm naman is kalimitan yung mga hindi nakokolekta na patay na manok, baboy, o ano, yung napabayaan, yan, mortalities. Pag nasa hatchery ka naman, hatchery waste, yung mga itlog, okay? Mga bugok na itlog na napapabayaan sa mga slaughterhouses, yung meat trimmings, yung mga tinatadtad, minsan tumatalsik, hindi nakokolekta, hindi nalilinis yan, meat trimmings. Offals, yan yung internal, ano, yung mga internal, tawag nito, mga bituka-bituka, okay? Offals. Boneyard, kalimitan yan, makikita mo sa saan? Sa slaughterhouses. Yung mga, ano, mga buto. Okay, minsan tinatambak nila sa isang area, napaka, ano yan, very offending yung amoy niyan. Okay? Fish waste products, ibig sabihin yan yung mga nasa, ano naman, canneries. Okay? Poor garbage handling, alam na natin yun, manure, yung sa fish sa mga feed mill, yung rancid oil, parang bulok na ano na or na panis na ano na oil, kasi gumagamit sila ng cocoa oil. So ang ano niyan, ang isa pa is yung facility equipment and hygiene, okay, and system design failures, kalimitan pag nagka meron ng problema dun sa sistema, halimbawa sa isang tawag nito sa isang dressing plant, okay, nagka meron ng system design failure, ibig sabihin halimbawa meron pala dong isang na iipunan ng tubig na matagal na hindi natatanggalan ng tubig, pero yung tubig na yun, dun pumapasok yung or nasasambot yung katas ng slaughterhouse, well, doon nagkakameron ng mga masasamang amoy. Okay? So, at least yan, mabigyan kayo kung saan nang gagaling yung ating mga sources. Okay? Next, ayan, mga examples natin. Ano ba yung mga examples natin pagdating sa picture? Number one, ayan, animal mortalities, rotting meat. Okay? Lalo na sa mga slaughterhouses. Okay? Minsan hindi naman alam nung mismong slaughterhouse operator, pero minsan nadala ng pusa, nadala ng daga, okay, nadala sa isang sa ilalim ng mesa or ano, okay, yan. Merong rotting meat. Merong spoiled feeds, okay? Ngayon, misoperation sa mga baboyan, okay, hindi gumagamit ng mga kulungan, usually nandun sila sa labas, okay, so hindi tamang operation. Hatchery waste, yan yung mga itlog na pinaglabasan na nung ano ng sisiw, okay. Unattended offals, yung mga bituka ng baka, ng kambing na hindi na itatapon, okay. Boneyard, okay, and fish intestines, lalo na sa mga cannery or dun sa mga naglalagay sa lata o mga ano ng mga isda. Okay? Ano pa?
animal manure yung hindi nakokontrol, lalo na ngayong tag-ulan. Okay, and panahon ng moisture, high moisture. And of course, may mga farms or mayroong mga facilities na meron silang somehow open garbage or landfill dun sa bandang likod nila, tatakpan lang nila minsan ng halaman, ayos na. Okay, pero dyan nanggagaling yung mga masasamang amoy. Yan po ang mga examples natin. Okay? Ngayon, anong sabi dito? Ito naman yung tinatawag na multipliers or magnifiers ng foul odor. Ano yung magnifiers? Ibig sabihin, minsan simple lang yung amoy, pero pag meron ito, it's either namamagnify o mas lumalayo pa or mas lumalakas pa yung amoy, ito po yun, yung mga rason. Okay? Pwedeng wind. Okay? Pag malakas hangin, katulad na sinabi ko, halimbawa, isang manure pit, okay? Supposedly hindi naman mabuntot 'yan masyado okay, kung hindi masyadong malakas ang hangin, pero pag lumakas ang hangin, wala na. Maaamoy na nung kapitbahay siguro mga 300 meters, 400 to 500 meters away from the source. So mas lumalaki yung coverage, ika nga. Okay, namamagnify yung coverage. The same thing as dust. Okay, pag dusty, kasi ang dust, siya po ay nag-absorb ng amoy. Basically, carrier ang dust. Okay, or abiotic carrier. Ibig sabihin, hindi siya buhay, pero kinikerry niya yung amoy. And ang nangyayari niyan, pag dusty or halimbawa maaraw, ito naman pag maaraw, ano? Pag maaraw, pagkatapos halimbawa nagkameron ng activity dun sa loob ng ano, ng farm. Halimbawa, harvest time, okay? Sa isang farm, kalimitan nabubulabog yung ano, yung mismong farm, nabubulabog kasi hina-harvest na eh. Pag nabulabog ngayon yung farm, ang nangyayari, nagpo-produce ng maraming dust. And yung dust na yon, lalo na pag may wind, ayan, nagkakameron ng super magnification pagdating sa pagkalat ng amoy. Okay? Yung vectors naman, yan po yung mga nagdadala ng, halimbawa, meron kang pusa na dala dun sa kapitbahay, okay? Yung pusa ng kapitbahay, pumasok dun sa farm, nakabitbit ng isang let's say ng bituka ng manok, dinala dun sa bahay, lumiyari yun, namamagnify. Okay, ganun din yung, of course, yung poor management, alam na natin yan. Topography, paano nakakamagnify ang topography? Kasi minsan halimbawa ang isang farm nasa isang medyo mataas na hill halimbawa o burol. Pag nasa taas yan, ang problema naman yan, minsan, okay, pag walang hangin, ito naman baliktad, walang hangin, pagkatapos nagkakameron ng malamig, okay, nagiging malamig, yung ano niyan, yung plume niyan, o yung bantot niyan, minsan bumabagsak below dun sa level nung source, which means papunta sa valley, kung valley man yan, ano? And yan ang nakakaamoy, yan ang nagpapalakas ng amoy doon sa valley o kaya doon sa baba ng bundok o ng hill. So yan ang cause pag may topography. Kung meron ka talagang halimbawang ganyang facility, it's better na ilagay mo sa baba, hindi sa taas. Okay? Humidity. Pag mataas ang humidity, mataas ang moisture sa air, okay, ibig sabihin, mataas din ang ano, ang halimbawa yung ammonia. Okay, so yan yun. Yung humidity naman, effect naman, pag low naman yung humidity, yung sa dust halimbawa, mataas naman ang dust. Okay, temperature. Okay, pag mataas ang temperature, ibig sabihin pag mainit, okay, ibig sabihin mas sumisingaw yung volatile na mga gases katulad ng NH3. Pero pag mababa naman ang temperature, the same thing. Pa hindi ano, mas pag malamig, bumabagsak yung
mga yung mga ano, yung mga amoy, okay? And yung volatile gases hindi masyado nag-escape, okay? And of course, yung moisture na pag-usapan na natin 'yan, pag mataas ang ano, moisture, mas maraming bacteria. So these are about more or less yung mga multipliers na nakikita natin. And siguro if tayong may-ari, we can look at this more closely para makita natin kung ano yung nagiging iba pa nating problema, kasi minsan na nakikita lang natin yung main problem. And sometimes you need of course to see ano ba yung mga subsequent na mga bagay na nagpo-produce pa ng inyong problema. Hindi natin kasi minsan pagtingin natin, akala natin yun na yung main, hindi pala natin alam ano lang yun. Parang sign, symptoms lang yun ng problema. Okay? So, yan po. Isang tip para sa mga gustong maghanap ng mga problema nila about dun sa kanilang mga foul odor. Okay? So, ano na naman to? Ito naman is methods of control. Okay? Paano ba natin kontrolin? Okay? Maraming types ng control. Okay? And of course, ang pinakasikat at pinakamura is good farm hygiene and management. Paano mo ayusin yan? Of course, syempre, dapat malinis ka sa farm. Malinis ka sa dun sa yung facility. Kung farm man yan, yung litter mo dapat tuyo. Okay? Hindi basa. Kasi pag basa, nandun na yung bacteria. Pag nandun na yung bacteria, nakikita natin nandun na yung uncontrolled anaerobic decomposition. So, magpo-progress na yan. Magkakameron na ng production yung foul odor. Okay? Ganun din yung water. Yung water, pag hindi mo kinontrol, that's moisture. Okay? And of course, yung supervision sa good farm hygiene, kaya nagiging good naman yung isang farm dahil sa ano, sa magaling na supervision management. Okay? Physical barriers. Ano bang may tutulong ng physical barriers? Katulad ng ano, trees. Okay? So, ang maganda dyan, halimbawa, nakikita mo pwedeng mag-produce ng foul odor yung isang area mo or yung farm mo, palibutan mo ng barriers or trees. Foliage, okay? Yung iba, nilalagyan ng biofilters. Medyo advanced na to. Actually, ito, nilalagyan ito ng ano, ginagawa nila, gumagawa sila ng parang tubo, padadaanin nila yung tubo dun sa ilalim ng lupa, and then pupunta siya sa isang biofilter, kalimitan yung biofilter naman, dun naman sa ano, parang meron sila na activated charcoal, something like that. So, yan po yung mga tinatawag na biofilters, okay? Vector control, katulad ng pinag-usapan natin kanina. Kung makontrol mo, what? Yung ibon, makontrol mo yung daga, yung pusa, yung aso, okay? Malaking bagay na hindi rin kakalat yung mga magnifiers mo ng bantot, okay? Dahil yan, pag nadala somewhere, miski malinis yung farm mo, pero nabit-bit nila yan, hindi ka maagap, let's say na magbaon ng mortalities, hindi ka maagap maglinis, okay? Naunahan ka ni daga, dinala ni daga dun sa ibang parte at dun pa nabulok, dun nangamoy, malapit sa kalimitan pa yan, malapit sa fence, okay? Makakatalon or magkocross or matatransport yung bantot malapit doon sa inyong mga kapitbahay, which is a problem. Okay? Composting? Okay, napag-usapan na natin to. Itong composting, pag nagawa mo ng maganda, hindi po nangangamoy ang ating mga mortalities. Okay? Yung iba, gumagawa ng open lagoons. Mamaya, papakita natin yan. Yung manure gas digester, okay? Ang ginagawa ng manure gas digester naman, basically, kinakapture niya yung gas. And then, they turn it to what? Parang energy or parang fuel. STPs. Ang STPs naman, ini-aerate or nilalagay, in-incorporate nila yung oxygen doon sa kalimitan ng STP, doon sa wastewater. Okay? Chemical method, yung chemical method naman, three ways, merong okay, ito yung pinaka sinasabi nilang madali pero mahal. At ang ginagawa kasi yung iba,
ang ginagawa ng chemical method, it's either masking, okay, counteractant, or as absorbents. Paano ba yung masking? Ang masking yung na, pag-spray mo, tinatakpan lang yung bantot. Pero maya-maya nandyan din. Yung source kasi na nagpo-produce, dire-diretso pa rin ang pag-produce nun. Counteractants, ito naman, binablock lang niya yung mga senses natin. Okay? Para hindi mo maamoy. Okay? And absorbents, ito yung pag in-spray mo directly, ma-absorb ng material and then mawawala temporarily yung amoy. But the production, kalimitan, dahil yan ay, ang production is gawa ng mga microbes, microorganisms, hindi kalimitan tumatagal yan. Okay? And lastly, yung biological control. Ano ba yung biological control? Ito yung enzymatic or bacterial products that alter the decomposition of that odorous compounds so that odorous compounds are not generated. So basically, tatanungin mo, kung ako tatanungin nyo anong maganda, the best is number one, pinakamatipid, good farm hygiene management, at saka gumamit ka, kung hindi mo maiwasan, gamit ka ng biological, enzymatic, or bacterial products. Bakit? Isa yan sa pinakamura at cost-effective na paraan para maayos nyo yung existing facilities nyo without altering anything. Okay? So, anong examples nyan? Examples nyan? Yan, ang examples nyan. Yung water management, nakita nyo yung mga nandun sa mga manok na umiinom, yan, dapat ayos yung water management nyo. Bakit? Dahil pag yan na pabayaan yung tubig, mababasa yung liter na katulad nun nandun sa kasunod na na picture, okay? Pag nabasa yan, ganyan na ang mangyayari. Makita nyo, hindi yata masyadong kita, pero may nakataas na na paa na manok doon sa liter kasi na i-impeksyon na sila. Okay? So water management tsaka litter management pagdating sa farm, basic basic na ayusin nyo. Pag naayos nyo yan, basically maganda ang magiging result ng inyong alaga. Okay, sa baba, foliage barriers, makita nyo yung farm napapalibutan ng makapal na mga puno at saka mga foliage. Okay? Vector control, yung aso. Okay? Kita nyo yung aso. Yan, nagiging problema yan. Kung isang aso, lalo na kung maraming aso, ikakalat yan yung inyong mga basura at yan ang magkakalat din ng mga mabaho sa palibot. Vertical STPs, dalawa po kasi yan. Merong vertical, merong horizontal. Ngayon, uso na ang vertical STP or yung tinatawag nating sewage treatment plants. Kasi yung vertical maliit lang pero very efficient sa space. Okay? So meron yan, vertical STPs. Yung lagoon, okay? Merong lagoon na may lagoon with biogas. Makikita nyo dito sa lagoon with biogas, yung isang parang malaking swimming pool, lalagyan nila yan ng malaking plastic, huhulihin nila yung gas, hindi nila paaalpasan yung gas para hindi nga naman aalpas o kakalat yung baho. And at the same time, pag naipon nila yung gas na yun, pwede nilang gamitin na LPG nila or pang under ng mga generator. Okay? O yung composting, nakuha na natin dati, which is yung paglagay ng mga dead animals and then lalagyan natin ng browns para maganda yung complete yung decomposition ng mga animals. At hindi lang complete decomposition, pati yung kanyang speed ng decomposition, speed nung pag-breakdown nung animal tissues, mas mabilis at safe. Okay? Okay, yung chemical application, yan, makikita nyo dyan na ina-apply nung technician. Yung biogas facility, yan yung mga ilan sa mga ginagamit na pang-control ng bantot. Okay? Hindi nakakawala kasi yung bantot sa air, sa atmosphere. Open lagoon. Ito naman, ang ginagawa sa open lagoon, makita nyo yung sa baba, isang farm complex,
Ang ginagawa naman niyan, iipunin lahat nung slurry or yung tinatawag na waste coming from the farmhouse or farmhouses. Pagkatapos, ilalagay nila sa isang malaking swimming pool and then i-aerate nila. Parang lalagyan nila ng bubbles or mag-incorporate nila ng oxygenation para matanggal yung mga yung baho, okay, ng dahan-dahan systematically, hindi siya maiipon. Okay, and then itong nandito sa bandang lower right, yan po yung tinatawag natin na horizontal na sewer treatment plant. Okay, mga malalaking malalaking swimming pool na may panghalo. Okay, so ito, nakakuha ko ng studies, okay? Nakakuha ko ng studies na pwede nating ipakita sa iba or ikwento or ipakita na effective ang biological control, which is using probiotics, okay? Or yung ating activator. So research number one, anong sabi niya? Regulation of odor gas emission by and performance by probiotic bacillus in livestock industry. Okay? Gawa po ito ng mga Koreano at na-publish noong 2019. So hindi kalayuan to. 2019 lang itong research na to. Okay? At ang na-conclude nila, yung bacillus-based probiotics katulad po ng activator, okay, decrease the malodor and enhance the growth performance of in livestock. Okay, so ito ang ginawa ng mga Koreans dito, is ito ay pinakain, hindi naman ito yung activator. Okay, meron dito pinakain, ito pinakain nila. Okay, at ang nakita nila, okay, yung ammonia at saka yung hydrogen sulfide emissions from poultry manure were dramatically decreased after dietary bacillus species, okay, supplementation. Authors have suggested that the beneficial effects of bacillus supplementations may be boosted by addition of other probiotics such as lactobacillus. Okay, kaya ako po kinuha tong research na to dahil pareho po ito na meron tayo sa ating CHC Agritech Activator. Okay? So, kaya ko po kinuha yan. Okay? Next is, ang isa na namang research is, sabi dito, effects of blend of enzymes, organic catalysts, and probiotics. So, ito ay definitely, ito yung ating CHC Agritech Activator. Okay? So, ano sinasabi dito? Okay? At ang maganda dito, ito ay research galing sa UP Los Baños, sa College of Veterinary Medicine. Okay? Anong sinasabi nila na conclusion dito? Ang conclusion nila is wastewater. Ito, wastewater naman. Okay? Ang wastewater has an effect, wastewater has an effect by increasing the dissolved, yung probiotics daw on wastewater has an effect in by increasing the dissolved oxygen. Ibig sabihin, napaparami yan niya yung oxygen. Remember yung kanina sinasabi ko, pag hindi controlled yung decomposition, pag anaerobic, ibig sabihin walang oxygen, ibig sabihin doon nagde-develop yung bantot. Pero pag nag-incorporate ka ng oxygen or umi-increase yung dissolved oxygen mo doon sa wastewater, okay, nawawala yung bantot, okay, at mas mabilis magkameron ng decomposition. So yan yung conclusion nila. Ang sabi dito, probiotics alter the normal bacterial flora of the water, wastewater, instead of the virus. Imagine niyo, pati meron ding viral effect, antiviral effect, pathogenic and antibiotic resistant bacteria due to antiviral and antibacterial effect of the probiotics. Okay? Nakita nyo? Meron siyang antiviral at antibacterial effect ng probiotics. Okay? Pagkatapos sabi naman niya dito,
pati yung flies, meron din silang conclusion. Proliferation of flies. Tapos, the foul odor was reduced through pH, the pH of wastewater. Ibig sabihin, pati yung pH na ayos niya. Okay? This study suggests that wastewater influences the physicochemical properties of the wastewater by increasing dissolved oxygen. Okay? Yung larva control, reduction of foul smell. Okay? So, ang dami. Tatlo yung naayos niya. Okay? And halos pareho yung sinasabi nito doon sa na mga researches or yung mga studies na pinresent din natin dati. Okay? So, very consistent yung mga results nung mga nagre-research. And ang maganda nito, yung effect of blend of enzymes. Nakita nyo ito, enzymes, organic catalysts, and probiotics. Ito yung blend ng CHC Agritech Activator. Okay? Research number 3. Anong sabi dito? Probiotic. In vitro naman to, hindi to sa field. Ibig sabihin, ginawa lang to sa lab. Okay? Pero ang napintuhan, okay? Itong year na to, July. July yung pinublish. Okay? May na accept. Or March pala. March pinublish. Okay? And ang sabi dito, very, very recent research. According to priority, E-faecium preferred and Bacillus subtilis, meron po yan sa ating CHC Agritech Activator, can be used singly, okay, or multiply to generate probiotics that may efficiently reduce odorous compounds during fermentation in the large intestines of pigs. Okay? So, ibig sabihin, talagang makaka-reduce ng odorous compounds yung sinasabi nilang Bacillus subtilis. The limitation of the present study is that the experimental results were obtained only in vitro fermentation. So, ito, ginawa lang nila sa laboratorio. Hindi ito ginawa sa labas ng sa field or sa mismong farm. Okay? So, parang in-experiment lang nila ito sa loob ng laboratorio. Okay? So, ano ba yung produkto na pinag-uusapan natin? Pinag-uusapan po nating produkto ay tungkol sa probiotics. Ano po yung probiotics? Probiotics are live beneficial microorganisms that apply to a complex system or environment to improve efficiency, health, and vitality in humans, animals, plants, and overall ecosystems, including industrial activities. So, napakaraming ating probiotics. Maraming application. At isa na dyan, ang CHC Agritech Activator, okay, na pwede mong gamitin sa what? Effluent treatments, treatment of contaminated bodies of water, remediation of soil contaminated with toxic waste, treatment of solid waste, treatment of organic waste, and so on and so forth. Okay? Napakaraming gamit ang ating CHC products, especially yung ating CHC Activator. Okay? Why use probiotics? Alam naman natin yan. It's very safe for operator, yung nag-a-apply, safe dun sa animals, to environment, sa non-pathogenic, hindi siya nakakagawa ng sakit or hindi ka magkakasakit pag ginamit mo yan. All natural, it's not toxic, not residual, and no resistance, nor rotations or replacements. Sino po ang nag-invento niyan? Okay? Sino ba ang magaling na gumawa o nag-invento o nag-develop niyan? Ang nag-invento po niyan ay si Dr. Tetsuo Kamikawa, Japanese national, isa pong microbiologist at enzymologist. Nakatira po siya dito sa Pilipinas dati. And nag-aral po siya sa IKU, Okinawa, Japan, and Michigan State U. Okay? Research on endemic bacteria on other natural products of the Philippines perfected the formula of what was considered to be the first ever discovery of enzyme in liquid form. So napakagaling po ni Dr. Kamikawa. Siya po ang nag-develop ng ating mga products at napakaswerte natin
na tayo po ang what? Nagdi-distribute at nakikinabang nung kanyang mga na-imbento. So, ano ba yung components? Ilan ba ang laman niya, Edwin? Remember, ang Yakult sumikat at sumikat sa buong mundo, sumikat sa atin hanggang ngayon. Ngayon nga, nire-recommenda na o yun, inaano na, binibigay na yan nakasama ng mga doktor, lalo na yung mga galing sa sakit na matitindi na gumamit ng, ano, ng mga antibiotics. Okay? Isa lang ang bakterya ng Yakult. Pero ang product po natin contains what? 4 bacteria, 8 fungi and yeast, and 9 enzymes. So, napakalakas po ng product natin. Okay? At nakikita natin na kaya effective, kaya nakikita natin yung mga results sa field dahil po dyan sa 21 key components. Okay? Ano po yung activator? Yung activator po, well, meron po siyang 3.8 times 7 CFU per gram. That was taken 2019. That's 38 million grams CFU per gram. Eliminates foul odor, okay? Pet odor, pwedeng ipangligo. Pati sa pets natin, pwedeng ipangligo para mawala yung baho niya. Okay? Neutralizes harmful bacteria, disease agents, toxins in soil, water, air. So, napakaraming nagagawa po niya. And proliferation ng parasitic worms, maggots, okay? Pati yung ano, accelerates conversion of organic waste into nutrient-rich compost, okay? Napag-usapan natin. And can be used to treat organic waste, dead animals, animal manure, etc., solid and water waste. Okay? Next. So, how to use? Paano ba gamitin yan? Okay, yan ang kalimitan na tanong. Paano natin ginagamit? Unang-una, meron tayo animal feeds. Meron tayong general application rates. So, yan po yung mga rates natin. Sinimplify na natin. Pwede gamitin nyo na lang po according to your needs. Yan po yung kalimitan na base na rates, or sabihin na natin na amounts kung saan natin gagamitin. Nandiyan na po lahat dyan. Okay? Ngayon, paano natin haluin? Okay? Unang-una, kuha tayo ng timba. Halimbawa, paglalagyan nyo isang ektarya o halimbawa, isang farm na ang area niya ay about 1 hectare. Okay? Ganun na lang. Ngayon, kumuha ka ng isang timba, okay, ng tubig, lagyan mo ng tubig, tapos lagyan mo ng activator, okay, halu-haluin mo. Mas maganda kung unchlorinated, okay, so haluin mo yung activator, and then pag fully mix na, okay, i-filter nyo sa isang malaking lalagyan katulad ng isang drum, okay, tapos i-filter nyo. Pwede nyo ipang filter, simple lang, medyas or t-shirt, pwede nyo pong gawin yon kasi yan, medyo high-tech yung filter niyan. Okay? And then, pwede nyo pong pagkatapos nun, intay lang kayo ng 6 to 12 hours para mag-multiply yung ating microorganisms, yung ating mga probiotics, and then i-transfer nyo na po sa sprayer by filtering. Actually, yung second na filtering, pwedeng wala na. Kasi pero pag nakakakita pa kayo ng ibang mga residues, pero mas maganda i-filter nyo para hindi bumara sa inyong sprayer. And then, application. Pwede nyo nang i-apply yan. Okay? Next is, do not throw. Okay? Yung mga latak o yung precipitates, huwag niyong itatapon kasi pwede niyo ring actually ihalo yan doon sa pagkain ng nung sa feeds, pwede niyo ilagay sa halaman or sa isda kasi pwede pa yang mapakinabangan nung plants or animals, okay, kasi hindi naman laso niyan, so okay, so pwede niyo pang pakinabangan yan. CHC Agritech Company, okay, ano ba yan? Ang CHC Agritech Company po ay 100% Filipino-owned, established po noong 2016. It's an organic and biotech distribution company, a division of Classic Herbs,
Member po tayo ng iPhone, DA, FPA, BFAR, PhilGEPS, products analyzed by the Institute of Molecular Biology and Biotechnology sa UPLB, at na-analyze po ang products natin by SGS Laboratories. Okay, so hindi yung sa atin po, maraming certifications ang at saka test na pinagdaanan using global or international gold standards. Okay? So yan po yung mga logos. So ano ba ang advantage natin over dun sa ibang mga sinasabing probiotics din daw dito sa Pilipinas? Unang-una, we have no royalties. Tayo po ay 100% Pilipino at ano po tayo, yung ating kumpanya po ay naka-base dito sa Pilipinas. We are using Japanese technology with Filipino innovation. We offer the best cost-effective price anywhere versus other brands. And we're the only company offering 4 bacteria, 8 yeast, and 9 enzymes in the single brand in the world. And then, therefore, you get the best value for your money. Okay? So, conclusion. We have presented how foul odor is produced. We have shown the importance of controlling foul odor. We have provided the different methods of controlling malodor. We have introduced the best and economical method and technique in controlling foul odor, which is CHC Agritech Activator. Okay? So, again, kung meron po kayong tanong, bisitahin nyo lang po itong mga contact numbers natin for your inquiries. Kayo na pong bahalang dyan, mamili kung paano nyo po kontakin. And again, subscribe dun sa ating channel. Dahil pag meron tayong mga bagong mga ilalabas na videos, ilalabas na mga info, okay, ma-alert ka agad kayo ng either FB or ng YouTube. Okay? Again, okay? Like, share this video, and that would be all. Maraming salamat po sa lahat for the opportunity. And sana po lahat ay meron kayong natutunan sa araw na ito. So kung meron kayong katanungan, okay po, go ahead. Back to you, Sir John. Okay, ayan. Okay, thank you very much, Sir Edwin. Ayan, maraming salamat. So, yun, sino ba ang may mga questions? So, very, very nice. No, at least madami pong natutunan ngayon. Ang lang natin ngayon is for those who have questions mga dito sa ating presentation for today, you may write it down sa chat section. Ayan, dito sa atin sa Facebook para matanong po natin. Ayan. No, and by the way, unahan ko na Sir Edwin, medyo ang raffle po natin tomorrow kasi hindi gumagana yung picker natin dito sa Facebook ngayon kanina pa eh. So, our raffle will be tomorrow sa Zoom tayo dun sa ating session sa Classic Chats. Ayan. Next, igigesin natin si Sir Edwin sa Classic Chats. Ayan. Mukhang mas exciting yan kung tayo sa Classic Chats, Sir Edwin. Sige ba, tanong po, katanungan. Ay, Sir Edwin, meron palang buhabati nanonood sa atin, team nila, Sir, sa America, sa US. Nila Sir Randy Miliare. Yan, they're watching from the US and one of their new friends who's first time watching, si Sir Dante Rivero. Ayan, Sir Dante Rivero, welcome po sa CHC Agritech. Ayan. Pero hindi po daw siya yung artista Dante Rivera, sir. Ayan. Okay. Sige po, let's wait for questions. Let's wait for questions po. Baka meron tayong mga katanungan. No, kasi very, very important po yung topics natin ngayon. Especially tonight, no, with whatever is happening sa mga poultries na makatabi natin. No, mga piggeries na nandyan lang sa tabi-tabi, sigurado ako kailangan po natin ito. Kailangan po natin ito. Yung iba nagreklamo lang eh. Pero tayo, bigyan natin silang solusyon. Kikita pa tayo.
Kasi pag magreklamo lang kayo, di tayo kikita doon. Yun yung difference. So, sige po. Waiting tayo for questions. Ako, mukhang very, very clear, no? Miss the questions. The comments here are, thank you, very clear, Sir Edwin. Even si Ma'am Lil. So, very clear instructions. Ayan. Sige po. Kitay tayo. Baka meron. Baka meron. Ayan. Diyan mo, Sir Edwin, sa La Union. Kamusta ba ang mga naging clients natin dyan sa CHC Agritech sa inyo? Sir John? Hello? Yes. Hello, Sir Edwin. Yan. Hindi ko nakuha yung ano, yung... Hindi ko, sir, nakuha. Ah, okay, okay. Bale, we were asking kung ano experience dyan sa La Union ng mga clients ninyo na gumagamit ng CHC Agritech. Ayun. Hello? Okay, so nawawala yung ating... Ayan. Ayan, sir. Okay na? Okay na? Okay na. Okay na, sir. Yun. Okay. So, sir, ano yung experience natin dyan sa La Union sa mga gumagamit ng CHC Agritech dyan sa mga manukan? Kasi alam ko, madami dyan, sir, ang gumagamit sa inyo. Yes, sir. Magandang ano dito dahil... once na nai-apply mo na ano mo na ang maganda dito, sir, eh hindi ka maghihintay ng matagal. There is hindi siya delayed yung gratification mo, eh kasi mabilis mong makita or maamoy siguro. Yes, yung difference yan. Oh, yan ang maganda. Oh, kaya okay. Ayun. Okay, we have a question here, Sir Edwin. After harvest, yes, po ito, about fish ponds naman. Napunta tayo sa fish ponds mula sa manok. Okay. Okay. After harvest po ng fish ponds, pwede ba gamitin ng activator instead of lime? Ayan, siguro nagalagay sila lang yes, lime. Yes po. Actually, yung lime kasi, pag nakita niyo yung logic ng lime, ano, dahil masyadong umasim yung ating ponds, remember naglalagay tayo ng feeds, eh. feeds for 3 months, 4 months, 5 months, maiipon yung iba, hindi naman lahat nakakain yan, maiipon yan dun sa ilalim. At pag naiipon yan sa ilalim, actually pagtanggal mo ng tubig, remember yung pinag-usapan natin kanila, hydrogen sulfide, yung amoy imburnal, amoy bulok na itlog, that's it, yun yung hydrogen sulfide. Okay, the reason why they put lime is to neutralize yung acidity. Okay? And once naayos na yung acidity, lalagyan naman nila ng either 14-14-14 o nilalagyan naman nila ng 46-00, which is magiging acidic na naman. yes, correct. So if you look at the logic nung ginagawa nila, gagawin muna nilang basic yung slightly acidic, pagkatapos lalagyan ulit nila ng 4600. Bakit? Doon naman yun naman gusto nilang paramihin yung lablab. Okay? So yun yung idea nila, kasi yung fertilizer will cause the lablab to grow. Yes. Okay. So pero ang nangyayari, babalik ulit siya doon sa state ng acidic environment. So ang maganda, I suggest, okay, alisin nyo na muna yung lime and lagyan nyo ng CHC Agritech Activator. Pag ginawa nyo yun, masosolve number one, yung acidity, masosolve number two, yung bacterial problem nyo and yung problema nyo sa fungal problem. Bacterial, fungal, and yung kanina nakita nyo dun sa wastewater na galing sa UP Veterinary Medicine, sabi nila, okay, ang sinasabi nila dun, nag-a-act yung blend na katulad nung nasa activator natin, nag-a-act siya as what? Bactericidal and viral control. Okay? So, napakaganda ng ating
ano ng CHC Agritech Activator. Yun, no? So in short, you can always use the activator. It's better to use it rather than kung ano anong ginagamit natin. Yes, no? Yes. So activator na lang ang gamitin po natin. No, so yes, Ma'am Raquel. Yan, I hope you were able to get a good answer dito. No, and ginagamit yan sa madaming fish ponds, even in Pangasinan, madami nang gumagamit yan. Dito, no? Sir, sa marami ponds. Dito. Oh, dyan, oh, laon yan. Oh, yes, no, and brackish water pa nga yung iba ata yes, dyan. No? So yes. Talagang nagagamit at nagagamit po natin. Ayun. With scientific studies, biodiversity activity is very strong ngayon. Okay, no? So nagpapasalamat. Ang dami nagpapasalamat, Sir Edwin. Anyway, just in case they have questions, Sir Edwin, pwede sila dito magtanong, pwede sa CHC Agritech TV, dito sa chat dito. And they can also contact you, no? You gave yes. your contact numbers kanina. Please yes, po. Yes, po. Oo, si Sir Edwin is really glad to help out no, kapag may mga questions po tayong ganyan. No? So, yun. Anyway, tomorrow na po ang ating raffle at medyo hindi talaga gagana ang picker wheel ngayon si Facebook. Kailangan may bayad na daw pati si Facebook kailangan may bayad na. anyway. No, we would like to thank Sir Edwin Espiloy for our wonderful whiteboard session for this evening, no, na napakadaming natutunan. Alam ko napakadaming natuto. No, basta si Sir Edwin, madami nag-aabang, no? Kaya alam ko 'yan, siguradong-sigurado po 'yan. No, Sir Edwin, next round naman, classic chats naman tayo. Thank you, sir. Para iba naman. Diba? Para sa iba naman. Oh, i-schedule natin 'yan. No, so Sir Edwin, any parting words to our audience for this evening? Ah, okay. Sa lahat po ng sumusubaybay, maraming salamat po. At nandito kayo. Wag po kayong mag-atubili o wag alinlangan na gumamit ng CHC Agritech Activator dahil hindi po yan gamot, hindi po yan walang ano, wala po yung adverse effects, wala po yung sabihin niyo na overdose, underdose, walang ganun. Kaya napaka-safe. Wala, hindi kayo ano, hindi kayo katulad ng chemical hindi kayo tutubuan ng kung ano-ano mga ng sakit o pantal, wala, walang ganyan. Napaka-safe. And sa ating mga kasama, Ma'am Lil, si Sir Jay, saka si Ma'am Cora. Yan. Maraming salamat at ako'y inyo po ling napagbigyan na makapagsalita sa araw na to. Sir John, maraming salamat. Long time no see. Okay, Sir Edwin. Magkakwentuhan tayo. Magkakwentuhan tayo bukas. Bukas, tawagan tayo. Sige, sir. Sige. Mahabang kwentuhan tayo. Matagal na kami din kikita ni Sir Edwin yan eh. Kanina lang. Babawi tayo. So, Sir Edwin, maraming salamat sa ating presentation for this evening. And I know we will have more very, very soon, no? Para dito sa atin sa CHC Agritech. No? Guys, if you have any questions or if you have more, please feel free to contact Sir Edwin. Please feel free to tell us also kung ano kayong mga presentations na gusto. Ay, request lang kayo. Madali namin kausap. Yes. Madaling kausap. Mahirap lang hanapin, sabi ko. Anyway. No? Sir Edwin, maraming salamat. Thank you very much for the wonderful presentation for this evening.